25 ng Mayo, Lunes sa 7th linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Talaga, tahasan ka nang nangungusap ngayon at hindi na sa paghahambing nagsasalita. Alam na namin ngayon na alam mo ang lahat at hindi mo kailangang may magtanong pa sa iyo. Dahil dito kaya kami naniniwala na sa Diyos kagaling." Sumagot sa kanila si Jesus, "Naniniwala ba kayo ngayon? Narito't parating ang oras at sumapit na upang mangalat kayo ang bawat isa sa kanya-kanyang sarili. At ako naman ay iiwan ninyong nag-iisa. Ngunit hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko sa inyo ang mga ito upang sa akin kayo magkaroon ng kapayapaan. Nagdadalamhati kayo sa mundo, pero lakasan niyo ang loob. Nagtagumpay ako sa mundo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Dahil dito, kaya kami naniniwala na sa Diyos kagaling. Bagamat ipinagdiwang natin ang pag-akyat sa langit ng Panginoong Jesus nitong nakaraang linggo, bumabalik tayo ngayon sa tagpo ng huling hapunan. Ipinahayag dito ng mga apostol ang kanilang pagsampalataya na nagmula sa Diyos, ang kanilang rabay. Subalit alam nating kabalintunaan ang naganap, iniwan nila ang kanilang guro. Isa marahin sa kinatatakutan ninuman ay ang hindi pagkatanggap o rejection. Naranasan ito ng Panginoong Jesus ilang oras matapos niyang sabihing, "Narito't parating ang oras at sumapit na upang mangalat kayo, ang bawat isa sa kanya-kanyang sarili, at ako naman ay iiwan niyong nag-iisa." Sa tagpo ng pagpapakasakit noong Biyernes Santo, tanging ang mahal na Birhen, si Juan at ilan pang mga alagad ang naiwan sa paanan ng krus. Tila nawala ang pananampalatayang kanilang ipinahayag noong huling hapunan na naniniwala sila sa makadiyos na tungkulin ni Jesus. Sa kabila ng mapait ng karanasang ito ng ating Panginoon, siya'y nananatiling tapat sa kanyang misyong tubusin ang sangkatauhan, kalakip ang tiwala at pag-ibig sa Amang hindi siya iniwan. Pag-ibig ang nagdala sa kanya sa Kalbaryo, pag-ibig para sa akin at sa iyo. Pagsasagawa. Ako ba ay naging tapat sa mga pangakong binitiwan ko? Anong mga hakbang ang gagawin ko upang lalo pa akong lumago sa pag-ibig sa Diyos, sa aking pamilya at sa aking kapwa?